Good morning, Pilipinas! Nagbabalik ang Panahon TV. Kinamami at daddy na naghahanda na para ihatid ang mga chikiting sa paaralan, alamin muna natin ang kalidad ng hangin naghihintay sa inyong paglabas. Batay sa air quality monitoring data mula sa Department of Environment and Natural Resources, as of 5:56 ngayong umaga, nakapagpatala pa naman tayo ng good air quality sa San Juan, Pateros at sa Malabon. Mapapasmile ka pa rin naman sa magandang kalidad ng hangin na naghihintay sa iyong paglabas sa Taguig, pati na rin sa Pasay at sa Paranaque. May naitala naman tayong good air quality sa Las Piñas, Marikina at sa Pasig. Good air quality pa rin naman as of the moment sa North Caloocan, Mandaluyong at sa Navotas. Pasadahan naman natin ang mga balita sa labas ng bansa. Kung sa East Coast at iba pang bahagi ng Amerika, matinding lamig ang hinaharap ng mga residente. Sa California, flash floods at mudslides ang kalaban. Sa Barbara County halimbawa, dose-dosena ang iniligtas sa ragasan ng baha at iniwan nitong makakapal na putik. Sa Montecito naman, sinasabing ang dami ng ulan na kadalasang bumubuhos sa loob ng 8 oras ay bumagsak sa loob lamang ng 5 minuto noong Lunes. Doble dagok para sa mga residente lalo pa at ang ilan sa kanila ay nawalan din ng tahanan dahil naman sa wildfire kamakailan. Sinasabing ang paglambot ng lupa mula sa nasunog na kagubatan ang posibleng dahilan ng mabilis na pagtaas ng baha at pagkakaroon ng mudslide. Umabot naman sa 15 ang patay at 20 naman ang nasaktan sa insidente. Kahapon na ibalita natin ang mga iguana na naglaglagan sa mga puno dahil nga sa mistulang pagkakaroon ng comatose, dulot yan ng matinding paglamig. Ngayon naman, viral din sa social media ang video sa Old Silver Beach sa St. Joseph na mistula ng nagyelo. Sa isang drone video, kamangha-mangha kung papaanong ang ilang bahagi ng dagat na dati kailangang bangkain para mapuntahan, ngayon ay pwedeng-pwede ng lakaran. Ayon sa National Weather Service ng Amerika, bumagsak sa negative 21 degrees Fahrenheit o minus 6 degrees Celsius ang temperatura. Kahit nilalamig, enjoy naman ang ilang residente sa Anilay, Malasiberia na eksena. Samantala, hinihintay pa naman ang datos ng Department of Foreign Affairs kung may mga Pinoy na nadamay sa mga insidente ng pagbaha at matinding paglamig sa Amerika. Sa ating mga kababayan abroad, mag-ingat po kayo at umantabay sa mga abiso. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV.